Good day mga ka-tracker. Welcome sa ating YouTube channel. This is Tracker Moto. Nakabalik na tayo ng Cavite. Nandito na tayo sa planta. At ngayong araw ay mayroon kaming ilalabas na unit. Ito ang Isuzu Forward. Fully reconditioned. At ito ay cabin chassis only. At ngayon, nililinisan namin, re-prepare namin para mailabas na itong unit na to. Okay, shoutout nga pala kay Kenan Gatan na taga General Santos City. Nagpapa-shoutout si Sir. Shoutout po sa inyo. At sa mga solid subscribers natin dyan, maraming salamat sa suporta. Ito na, nilalagyan ng sticker ng Alliance. So pag may nakita kayong ganyang stickers, dito tayo sa kabila. Pangalan ay Alliance Auto and Truck Rebuilders. Dito yan galing sa aming planta. Okay, dito yan matatagpuan sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Dito yung main plant namin or production plant. Ang kulay nito, Hino White. Fully repaint din. Pati chassis niya, pininturan ng black tone. Yan. Yan na, hinakabit na po. And ito, i-retouch na lang yung mga maalikabok. Nalinis na to, no? Oo, tagal na. Ay, nang ano, nandiyan pa. Ah, nalinis na. Ano pare? Papagpagan lang. Mga debris ng ano, pagpalit ng salamin. Kanina pala tinalitan namin ng salamin kasi may basag. May basag yung salamin. Kapapalit lang nito. Ayan, maganda na yung ano, salamin. Laminated yung pinalit na salamin ano. Oh, laminated yan. Oo. Itong mga upuan, balot na rin ng plastic. Tsaka meron siyang backbed. Ang kagandaan nito, ito yung day and night cabin. Ibig sabihin, pwede siyang ibiyahe ng malayuan. Kahit abuti ng gabi ay may matutulugan. Okay, maganda naman yung cabin. Saka brand nyo naman itong dashboard, maganda naman paka-install, paka-convert. Yan. Ilang speed kaya yan? Six. Six speeds. At ito yung registro niya. Na-test drive na pala to. Ang problema lang sa test drive, yung nakitang problema, maluwag yung side mirror sa kaliwa. Pero kanina napalitan na rin, bago na rin yung side mirror sa left side. Okay mga ka-tracker, ito na yung unit. Bali, nalinisan na ito. At ang kanyang year model sa kanyang ORCR ay 2019 na. Saka meron itong display, meron itong displacement na 6,127. At ang kanyang gross weight naman ay 8,500. Net weight 4,250. Shipping weight ganun rin, 4,250. 6 HL1 ang makina niya, 6 cylinder. So may nagtanong sa akin mga ka-tracker kung pwede daw kargahan ng exis sa kanyang maximum payload. So sa akin mga ka-tracker, pwede naman siyang kargahan ng maximum or lampas sa maximum payload niya. Ang gagawin natin dyan, dadagdag tayo ng molye harap likod. Ganun lang ginagawa natin. Okay, tapos na rin linisan. Ayan, nalinisan na. Maganda naman. Ang kanyang gulong, 6 studs.
naka-tubeless at merong sukat na 225 by ATR 17.5 ang kanyang gulong. Mga kapal pang gulong nito, Japan used tires pa ang nakakabit. Ikutan natin. Yan ang kanyang transmission. Fully reconditioned yan. Ibig sabihin, yung clutch lining niyan, binaba namin. Tingnan namin, then pinalitan namin ang friction disc. Tsaka pinalitan pala namin yan ng gear oil sa transmission din dun sa differential. 6-wheeler forward kabtsa silang. Brand new na rin ang kanya battery, 24 volts Motolite Champion. Dito nakapisto ang kanyang tailpipe. Ito ang kanyang gulong sa likod, mga kapal pa. Yan ang kanyang toolbox. At ito yung kanyang likod. Dito naman nakapwesto yung spare tire. Dito hindi na dinagdagan ng mulye. Original mulye yan. Walang additional. Maganda pang kanyang chassis. So yan, wala yung ano, kalawang, walang bulok yan. Meron siyang dalawang fuel tank. Sa preno naman, chine-check natin yan. Binubuksan namin, tinitingnan namin yung brake pads and yung brake drums at nire-replace namin. At nire-repack na rin namin yung mga bearings niya. Pati yung sa kanyang molye, yung mga bushing sa kanyang pin, tinitingnan namin yan, chine-check namin. So ito na yung likod ng cab. Ito yung air cleaner, napalitan na rin namin yan ng bagong air cleaner element. At yung makina niya, na-change oil na rin namin. Maya maya ipakita ko sa inyo, itaas natin yung ulo. Cab chassis lang kinuha. So ang gagawin dito, sa ibang yard ipapagawa yung body. Hindi ko alam kung anong body nito. So maganda naman yung pakapintura, makinis naman. Dito tayo sa loob. Ayan, buksan natin. Pandarin ko. Okay, yan ang kanyang odometer. Six speed transmission. Ah, maganda na. Ito ang makina. 6HL1 ang makina. Six cylinder manual engine. Naka inline injection pump. Na-change oil na rin to. Yan ang kanyang radiator. Usok yung tambucho. Tingnan natin yung oil filler cap. Yan, walang talsik. Meron siyang usok bahagya.
May usok siya bahagya pero hindi naman gaanong malakas. Pero walang talasik na langis. Tingnan natin yung kanyang dipstick. Wala naman, walang talsik sa dipstick. Yung kanyang engine support, then yung transmission support, buo, walang basag. At maganda ang kanyang paka-convert ng steering system, saka yung sa cambio. Maganda yun naman yung ilalim ng cab, buo yung insulation. Ayan. Walang tagas yung makina. Okay, nandito tayo sa loob ng cab. Okay naman yung accelerator. Yung acceleration ng makina, maganda naman. Saka yung cambio, okay naman siya. Wala naman sabit. At dito sa kanyang dashboard. So, ang mga pindutan lang naman dito or yung mga switches ay kunti lang naman. Ito sa radio. Then sa spotlight dito. At combination switch. Ito sa kanyang wiper and kanyang exhaust brake. So yung exhaust brake nito gagana lang kapag tumatakbo kasi meron itong nakakonect sa kanyang transmission. At dito sa kabila yung headlight. At dito yung kanyang power mirror. Yan, gumagana naman. So wala tong aircon, pero meron siyang switches para sa aircon. Pwede tong lagyan. At ito, ito naman yung kanyang radio. At ito yung accelerator adjuster. Tapos sa cigarette lighter. At dito yung HSA or yung hill start assist. So yun lang naman yung mga switches niya dito. At ito pa yung adjuster ng headlamp. Yan lang. So yan, nakita nyo na itong truck na to. Ang presyo nito, estimated ko lang nasa 1.1 kasi hindi ko naman nakita yung BSO nito. Ayan, pero estimated ko lang to, 1.1M yung presyo nito. Yan mga katrucker, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Pindutin mo na yung nasa baba para updated ka sa ilalabas kong bagong video. Yan, maraming salamat. Saturday Night God Trucker. Subscribe.